Dante, kung pwede mo sana, kalimutan na po natin yung mga nangyari. Paano ko makakalimutan ng taong dahilan ng pagkamatay ng mama ko? I am sure masaya ka, Janine, kasi nakilala mo na ang tunay mong ina na naging kapalit ang buhay ng mama ko. Yes, eventually, pwede mawala ang pain, pero hindi ko sila mapapatawad. Hindi pa rin ako makapaniwala umuwi ka na. Ama, sa totoo lang, dapat magpasalamat ko kay Carmela. Kasi siya yung rason kung bakit ako nakapag-isip-isip. Sabi niya dapat kung pahalagahan kayo dahil kayo ang nanay ko. Huwag mo nang palaparin ang papilang babae niyo sa akin. Ano man ang mangyari, hindi ko siya magugustuhan. Kahit na may kasunduan tayo kay Fernando ng dahil kay Janine, may mga bagay-bagay pa rin na hindi pwedeng mangyari. Alam ko naman po yun, Nay. Kaya nga sinabi ko kay Dante na huwag yung sasabihin ko anong nararamdaman ko kay Yago dahil ayoko maglakas loob siya. At alam ko din na hindi maaaring pagsamahin ng pamilya niya at pamilya natin. Gusto niyo pong kausapin ko si ate? Oo na, kausapin mo siya. Gusto kong umarap siya sa press. Bawiin niya lahat ng aligasyon niya sa akin noon. Ay kung totoong mahal mo ko at ayaw mo akong makulong. Bumalik sila sa dati, ah. Alam mo, malakas ang loob ni Carmela dahil alam niya hindi ko magagalaw. Dahil sa anak mo. Sinabi ko lang ho sa inyo ito para alam yung kilos ng kabila, Mayor. Tuloy mo lang ang ginagawa mo. Manmanan mo silang mabuti, lalo na si Carmela. Para malaman ko ang galaw nila, okay? Tama na muna yan. Inom ka muna. Wow, thank you. Teka. Carmela, may gagawin mo pagkatapos natin dito. Gusto mo masama ka na lang sa akin, papasyal kita. Ang tayo sini sa bayan. Huwag na. Masama ka na lang dun sa tauhan niyo. Yung pangalan ba nun? JP? Sigurado ko maraming kilalang babae dito yun. Tapos, ano mo? Makilala ka, tapos magustuhan mo. Ano, ayos lang sa'yo makipagkilala ako sa ibang babae? Eh, bakit naman hindi? Tsaka dapat yung nililigawan mo, yung kaedad mo. At higit sa lahat, yung gusto ng pamilya mo, mali mo, ma-develop ka, ka-girlfriend ka na. Pakialam ko kung hindi ka gusto ng pamilya ko, Carmela. Basta ako gusto kita. Oh, eh bakit ang init agad ng ulo mo sa akin? Ikaw naman kasi ginagawa mo na naman yung ginagawa mo dati. Pinagtutulakan mo na naman ako eh. Wala namang masama sa sinasabi ko, hindi ba? Alam naman natin hindi po pwede. Dahil sa mga pamilya natin. Tinutulungan lang kita para mawala yung nararamdaman mo sa akin. Paano yung nararamdaman mo para sa akin? Ano nararamdaman ko sa'yo? Ano bang iniisip mo? Ang hirap sa'yo, Carmela. Palagi kang in denial eh. Alam ko rin naman gusto mo rin ako. Pinipigilan mo lang yung sarili mo. Yago, alam mo hindi totoo yan. Amin ka na kasi. Wala akong aaminin sa'yo dahil hindi naman talaga totoo. Ikaw lang pong iniisip mo. Carmela. Ate. May nakita ako sa grocery eh. Hindi na ako tinantanan. Sumama sa akin dito. Nida, nakalis na pala si Yago. Saan nagpunta? Ay, hindi ko alam. Baka nandun sa trabaho niya. Ah, ay, off po niya ngayon eh. Sigurado po ako, wala siya dun. Ah, parang alam ko na kung saan nagpunta yon. Ay, di ka na, Carmela. Fixie, ano? Gusto mo ba sunduin ang anak mo? Alam ko kung saan lumipat si na Carmela. Saan, Papa? May bisita pala kayo. Musta ka na, Yago? Okay lang, Uncle. Eh, pasok ko kayo. Mamaya pa naman ako aalis eh. Pasok ko. Doon muna ako sa kusina, ha? Carmen. Gusto mo din ba ng maiinom? Oh, sana. Mukhang masarap yung iniinom ni Yago eh. Sige, kuha lang ako. Andali lang, Yago.
Kung alam ko lang nandito ka, hindi sana ako punta rito. Yan nga, Uncle, eh. Kaya lang nandito ako. So, pagkakuha nyo ng inumin nyo, alis na kayo kasi I'm sure marami pa kayong gagawin. Actually, wala talaga akong gagawin kaya sumama ko kay Lily. Buti mamuna ka na sa bahay kasi inanap ko na nila. Ano? Hanggat nandito kayo, hindi ako alis. Sige, bahala ka. Bahala si Carmela sa atin. Pakiramdaman tayong dalawa. Okay? Sige. Okay. Bye. Doon ka muna. Ha? May ako paubusin yun. Ano? Wow ka. Ay, hindi. Ate Lily, napahamak naman po ako sa ginawa niyo. Bakit inuwi niyo pa dito si Dante? Mali ko ba naman nandito yan si Yago, no? Sakit talaga si Dante mapilit eh. Kahit busted na, oh, konsigido pa rin. Serwisyo talaga yung magpiyuhin na yun. Hal, kunwari ka pa. Eh, mukha namang mas pabor sa'yo yung isa. Bakit naman kasi hindi mo na sagutin na lang si Yago para wala ng problema? Mas problema yun, ate. Okay naman po ako, Nay. Kamusta po kayo? Magkikita po ba tayo ngayon? Pagkatapos ko dito sa mga pinamimili ko, dadaan ako dyan. Susunduin kita, ha, at lumipat na kami ng bahay ng ate mo. Po? Lumipat po kayo? Nay, saan po kayo lumipat? Pwede po bang sabihin niyo po sa akin, kahit ako na lang po mismo yung pumunta sa inyo? Gusto ko po kasing makausap si ate. Eh, Dante, kung nagawa ni Yago na umuwi sa kanila at makipag-ayos sa mama niya, bakit hindi mo rin gawin para maging maayos sa kanya ng pamilya mo? Okay na muna kami ni Elia magkasama sa bahay. Kasi ayoko namang makisiksik dun sa malaking bahay na yun kung wala naman talaga ako rason para bumalik dun eh. Yung bahay na yun, Uncle, nakapangalan yung kay Lola. So technically, dalawa kayo ni Mami na may karapatan dun. Alam ko naman yun eh. Pero mabuti na rin iwalay tayo para hindi tayo magkainisan. Carmela, anong oras naman? Hindi mo pa ba papaalisin tong bisita mo? Pwede ba huwag kayong mag-away na dalawa? Nandito pa rin kayo sa pamamahay namin. Sige, hindi mo papaalisin yan. Ako na lang aalis. It's about time, Yago. Kung hindi ako nahihila sa'yo, pasakay ng kotse. Paano mo nalaman tulugan na to? Come on, let's go home. Mauna ka lang sa kotse, kakausapin ko si Carmela. Please don't do this. Don't worry. Hindi ko siya sasaktan. Wala akong gagawing masama sa kanya. Promise. Go, Yago. Sumunod ka na sa mami mo. Ako nang bahala dito kay Carmela. Shut up, Uncle. Please don't embarrass me here. Mauna ka na sa kotse. Please. Yago. Sige na. Kaya ko ang sarili ko. Hayaan mo na ang mami mo. Tuloy po kayo. See? Now you go. Hintay mo na lang ako sa labas. Ma, please. Hindi ko gusto to. Kaya huwag na kayong gumawa ng mga bagay na pwede natin pagawain ulit. I beg you. You are really beautiful, Carmela. Kaya patay na patay sa yung anak ko. At halos lahat ng lalaki dito sa bayang ito. Kaya lang, hindi kita gusto para kay Yago. Paano yun? Huwag po kayo mag-alala. Hindi rin naman po
gusto ng nanay ko si Yago para sa akin. Mabuti naman. Eh, ikaw, kumusta ka kay Yago? Gusto mo ba siya? Kaya siya balik nang balik sa'yo dito? Sana hindi. At sana rin hindi mo tinotolerate ang pagkikita ninyo ni Yago. Dahil sa totoo lang, ikaw ang dahilan ng pag-aaway naming mag-ina. Ikaw ang dahilan kung bakit nagre-rebelte ng ganito si Yago. So please, stop seeing my son. Ayoko nang bumalik dito para pagsabihan ka ulit. But I'll do it. Hindi ako titigil hanggang hindi mo nilalayuan ang anak ko. Ano sinabi niyo kay Carmela? Kung ano ang palagi kong sinasabi sa'yo, yun din ang sinabi ko sa kanya. Huwag na huwag kang babalik sa loob! Ano, para utuin siya? Hindi ko siya sinaktan kahit gustong-gusto ko na siyang sampalin. Kung ayaw mo magwala ako dito, sasama ka sa'kin, uuwi na tayo. JP! Bad, maraming problema sa mga pamilya natin. Kasi kung wala, alam ko walang pipigil sa'yo para sagutin si Yago. Dante, makikiusap sana ako sa'yo eh. Hindi dapat malaman ni Yago ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi mo na ako tanga para sabihin sa kanya na mahal mo siya eh. Siyempre, tatago ko yun, baka hindi ko mapunta sa kanya. Ano pinagkaiba sa amin ni Yago? Kaya nang sinabi ko noon, Carmela. Sa akin, walang pipigil para labitan ka. Kung meron man, wala rin akong pakialam sa kanila. Lalo na, mature naman ako. Ako na lang kasi mahalin mo, Carmela. Ako na lang piliin mo. Sige na. Alam mo, gagawin ko lahat para maging masaya ka. Pati na pamilya mo. Gagawin ko lahat, Carmela. Dante, hindi ko kayang turuan ang puso ko para mahalin ka. Sige na, iwan mo na ako. Carmela. Carmela. Bakit ikaw ang laging hanap ko? Minsan kang nakita ay nabighani sa'yo. Ikaw ang dahilan ng pag-aaway naming mag-ina. Ikaw ang dahilan kung bakit nagre-rebelte ng ganito si Yago. Stop seeing my son! Hindi ako titigil hanggang hindi mo nilalayuan ang anak ko. Pakialam ko kung hindi ka gusto ng pamilya ko, Carmela. Basta ako gusto kita. Sana'y ikaw na ang aking pag-ibig. Ikaw na sa bawat... Carmela, nag-text si Madam. Malilate daw siya ng uwi. Carmela? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Pumunta dito yung nanay ni Yago. Sabi niya, layuan ko na daw si Yago. At huwag na daw ko magpapakita kahit kailan. Ikaw na lang ang sabi, di ba? Hindi talaga kayo pwede ni Yago.
Eh, bakit? Bakit hindi na nalang tapusin yung pagkakaibigan ninyo para hindi ka nalalait? Para hindi ka nasasaktan ng ganyan, ha? Si Madam kanina, hindi ka mapapaiyak ng malditang nanay ni Yago. Tama na. Tama na. Ate, pwede ba huwag mo nalang sabihin kay nanay na nagpunta rito yung nanay ni Yago? Understand this. Why are you doing this? Well, aside from the fact na sinira nila ang buhay ko, ang pamilya ko, nang dahil sa kanila nawala ang mama ko, Yago, can't you see? That Carmela is bad for you. You know, that's not true, Ma. Carmela makes me want to be a better person. You? Want to be a better person? Because of Carmela? Look at you. You stopped going to school. You work sa isang maliit na gasoline station. Hindi mo na kami nirerespeto ng lolo mo. Tell me, Santiago, are you a better person because of Carmela? Eh, Tay. Yan lang ang gamit mo. Opo. Ito lang po, hindi naman ho ako maluho eh. Kunin ko na lang. Ay, mabigat po ito eh. Hindi, okay lang. Tara. Nga pala, Tay. Di ba ho, ang sabi niyo ho dun sa text niyo sa akin, galing ho kayo kay Carmela. Kamusta na po siya? Pero tayo, kung ayaw niyo sagutin, kung ayaw niyo magkwento, okay lang naman yun. Maintindihan ko naman ho yun eh. Yun. Bastard naman ako sa kanya. Kaya siya huwag na lang ako umas, ha? Tayo naman kasi, di ba sinabi ko naman ho sa inyo yun? Mahal po ni Carmela si Yago. Marami namang taong ayaw silang magkatuluyan. Kontra si Trixie, kontra si yung nanay ni Carmela, lalong-lalo na siyempre si Kuya Fernando. Lahat na ng taong ayaw magkatuluyan si Yago at si Carmela. Ibig sabihin, may chance pa rin mapunta sa akin si Carmela. Kailangan ko lang maging matyaga kay Carmela. May pag-asa pa ako sa inyo. Tama. Mabutihin ko lang pang niligaw ko sa kanya. Pag-asa pa tayo. Pag-asa pa tayo. Ay. Ayan. Lagay muna natin ito dito. Sa dapat ilalagay. Ah! Sandali. Janine! Ate. Halika, pasok ka sa loob. Alam mo, gumawa kami ng halo-halo ni Ate Lee. Halika, dali. Ate. Ate, ang totoo niyan, may dahilan ako kung bakit ako nagpunta dito eh. Dahilan? Anong dahilan? Tungkol kay Papa. Anong tungkol sa kanya? Gusto ko lang naman, Ate, na matahimik na yung buhay natin eh. Tsaka... sabi ni Papa, hindi naman daw totoo yung sinumbong mo. Sinabi mo lang daw yun dahil gusto mong gumanti sa mga ginawa niya sa inyo dati. I'm sorry, Jaline, pero... hindi mabibigay ni Ate yung hinihiling mo. I'm sorry dahil... nagsinungaling na naman si Fernando sa'yo. Janine,
totoo lahat ng katiwalian na ginagawa ni Mayor. Kaya kailangan siya imbestigahan, kailangan siya parusahan. Pero ate, tatay ko pa din siya. I need to help him. Kahit na totoo pa lahat ng sinasabi mo, ate. Ate. Ate, please, tulungan mo ko. Ayokong makulong si Papa. Ate, sige, nabawiin mo na yung sinabi mo. Kahit para sa akin, ate. Please. Hindi matatanggihan si Janine ni Carmela Ramon. Siya lang pag-asa ko para makipag-cooperate sa akin si Carmela. Ngayon, kung hindi siya pumayag, ako na lang bahalang mag-decide kung anong gagawin pagkatapos. Okay? Okay. Sige. Sorry, Janine. Hindi lang ako apektado sa mga katiwalaan ni Fernando. Hindi ko pwedeng bawiin ang pinahayag ko. Janine, karapatan ng taong bayan malaman kung anong totoo. I understand. Para kay Carmela. Ito lang, mamaya ka na pagawin mo. Mahiram mo. Yoli, huwag na. Huwag na, huwag na. Hawa. Huwag na, Yoli. Mahiram, sabi. Mahiram! Mahiram! Ako ba naman? Ha? Ano ba ang problema mo, Yoli? Ano ba ang problema mo? Ngayon, nagawa sa akin ng malandi. Ibay mo sa'yo si Carmela, Yoli. Hindi siya malandi. Masalamat nga, hindi kita dinamana sa ginawa mo kay Aliyah, Yoli. Pero subukan mo mangulit uli sa akin. Subukan mo manggulo uli sa akin, Yoli. Pinapangako ko sa'yo. Ako na mismo magpapatahimik sa'yo. Ha? Huh? Aligasyon niya sa akin? Papa, sa loob na lang po tayo mag-usap. Oh, matali naman ang tinatanong ko sa'yo, ha? Ang tinatanong ko, ano? Babawi niya ba o hindi? Ano naman?
Papa, promise po, hindi kayo magagalit, ha? Of course naman. Ay, katanak, I can never get angry at you. Alam mo naman yun, di ba? Papa, hindi po kasi pumayag si ate na bawiin yung sinabi niya. Sorry po. Sabi daw po ni Congressman na mag-ready na siya para pumalit sa posisyon ninyo. Mas gusto ko siya kaysa kay Yago. Dahil tama naman siya, mas may edad siya. Mas kaya niyang manindigan para sa'yo kaysa doon sa Yago na yun. Kung ayaw mong maibang maka-first base sa ate ko, bakit hindi mo galing-galingan sa paniligaw, ha? Sisiguraduhin ko na hindi siya mapupunta kay Uncle Dante kahit kailan. Gusto ko talagang maayos ang gulong ito sa tahimik na paraan. Nahihiya ho ako. Nahiya ako para sa kapatid ko, na ikaw ang naging tatay niya. Pero since ayaw ni Carmela ng pakiusapan, I have no choice. Nagkagumawa ako ng paraan para mapagbago ang desisyon nila. Hindi na makikita ni Carmela o ng nanay niya, si Janine, maski kailan.